Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Binuhos ni Catherine ang attention niya sa kanyang studio. Hanggang sa sumapit ang opening day niyon, it was successful. Naroon ang lahat ng kaibigan niya. That included Reynold and Sassy. Hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon na papag-usapan nila ni Reynold ang tungkol sa napagkasunduan nito at ni Sassy. Mukhang ipinagpaliban na ng binata ang pagsasabi niyon, which she was very thankful for. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit patuloy pa rin si Reynold sa pag-aktong boyfriend niya. Wala pa rin ito nababanggit na tapos na ang deal nila. And it was fine with her. She wanted to prolong the time to be with him anyway. She knew she would have to let him go and give him back to Sassy, but that didn't mean she had to do it now. She was almost completely happy dahil ng araw na formal na nagbabukas ang studio niya ay naroon ang kanyang mga magulang. And she felt like they were proud of her. Pagkatapos ng official opening ay nagkaroon ng kaunting salo-salo sa mismong studio. 7 o'clock nang isa-isang mag-uwi ang mga bisita. Nauna na rin umalis ang parents niya. Hindi na rin niya napansin kung nasaan na si Reynold o kung nagpaalam ba ito sa kanya nang umalis. Marahil ay inihatid nito si Sassy. Tinulungan siya ni Moira na magligpit. Kaunti na lang naman ang mga kalat dahil naayos na iyon ang catering services na inupahan niya. Baka inihatid na si Sassy. Casual na wika niya. Aksidenteng natapig nito ang bandihadong may lamang sos at tumapon iyon sa damit nito. Oh my, how clumsy! I don't have an extra shirt. Don't worry, I have one. Sandali, kukunin ko lang sa kotse. Aniya at lumabas na ng studio. Ano ba kasing ginagawa ng spaghetti sauce pat na to rito? Akala ko ba na ayos ito ng mga na-cater? Narinig pa niyang dagdag na reklamo nito habang palabas siya. Dahil maraming bisita kanina, medyo malayo ang lugar na napagparka ng kotse niya. Malapit na siya roon nang mapahinto siya sa tapat ng kotse ni Reynold. Ibig sabihin, hindi pa ito nakakaalis. Nang bahagya pa siyang lumapit ay nakita niyang bukas ang pinto ng passenger seat. Doon niya nakita si Reynold at Sassy. Nakahiga na si Sassy habang nasa labas pa ang mga binti nito. Nasa ibabaw nito si Reynold and they were... kissing? This is just great. Nangingilid na naman ang mga luhang tura niya sa isip. Gusto niyang sigawan ang dalawa. Galit na bumalik siya sa kanyang studio. Hindi na niya nakuha ang shirt sa kotse niya. Baka hindi niya makontrol ang sarili at mabusinahan pa niya ng malakas si Reynold nang matigil sa ginagawang mga ito. Yes, she didn't have the right to be furious. She didn't have the right to feel this way. It hurt like hell. Reynold didn't have the right to hurt her like this. Where's the shirt? Agad na tanong ni Moira nang makabalik siya. Wala pala akong dala. Sorry. Aniyang humawak sa mesang naroon upang hindi mawala ng balanse. What happened? You're trembling. Are you okay? I'm fine. Napagod lang siguro ako. So, let's go? Maiwan na muna ako. Mag-aayos lang ako sandali rito. Tapos, uuwi na rin ako. Sigurado ka? Oh, I hate to leave you. Kung hindi nga lang tumawag ang mama at pinapauwi ako. I'm okay. Go. Sumabay ka na kasi. I'll stay for a while. Okay. Anito, pagkatapos ay humalik na sa pisngin niya at umalis. Pagkasarang pagkasara ng pinto ay napaupo siya sa high chair na naroon at naisubsob ang mukha sa mesa. Naguunahang naglanda sa kanyang mga pisngi ang kanina pa niyang pinipigilang mga luha. Nang mahihismasmasan ay mabilis na binuksan niya ang alak na hindi nagalaw at sinimulang inumin iyon. Hindi na siya nag-abala pang gumamit ng baso. Stop it, Sassy! Mariing wika ni Reynold sa patuloy na paghalik nito sa kanya. Nang pagbuksan niya ito ng pinto upang ihatid na ay hinila siya nito kaya naman bumagsak sila sa upuan ng kotse at napakubabaw siya dito. Walang babalang pinaghahalikan siya nito. Tumayo siya pagkatapos ay marahang hinila rin ito ang paupo. Mabuti na lamang at mangilan-ngilan lamang ang dumaraan sa parting iyon. Napamura siya sa isiping baka nakita sila ni Catherine dahil alam niyang nasa studio pa rin ito. I thought, nagkaintindihan na tayo, Sassy. Remember, we've talked about this.
I cannot allow you to end up with Katin. My God, Ray, we practically grew up together. We had a mutual understanding kahit na hindi man natin iyon na pag-usapan na in the end, tayong dalawa. I know you love me. Naguguluhan ka lang. You don't love Kath. You can't love her. Anitong parang nabawasan ang pagiging tipsy. But I do, Sassy. I love Kathleen. And believe me, we're not in love with each other. We just thought we did. Masyado lang tayo nasanay sa isa't isa. Naipagkamali natin iyon sa pagmamahal. That's why sumusubok ka pang makipagrelasyon sa iba, Sassy. Because deep within you, you want to find someone na talagang mahal mo. Ray, please, I always knew I'd end up with you. Hindi ba't ganun ka rin? You're just there. I know you're just waiting for me to settle down. Maybe, but not for the right reason. Mahal kita, Sassy, pero pagmamahal sa isang kaibigan lamang, nothing more. At iyon din ang nararamdaman mo. You're just threatened na mawawala ako sa'yo. That's why you suddenly wanted me. Sassy, answer me. Kung hindi dumating si Kathleen, would you have settled down with me? Would you have? That's not the point. The point is, I don't want God to have you. Labis na ikinagulat niyang ipinahayag nito. Parang ibang Sassy ang kaharap niya ng mga sandaling iyon. You're mine, Ray. Just mine. Even from the very beginning, ayokong mapuntang attention mo kay Kathleen. I did everything to push her away from you. I even made up stories because I know kapag nakita ng mga taong tunay na ako, they wouldn't like me. They would fall for Kathleen. The strong and brave and independent Kathleen. Hindi niya akalaing malaki palang insecurity ni Sassy kay Kathleen. Nakaagaw ang tingin nito noon pa man sa dalaga. I'll take you home, Sassy. Aniya pagkatapos itong halikan sa noo. Soon, Sassy would realize na hindi nito kailangan magkunwari o magpretend na iba para magustuhan ito ng mga tao. Sassy would come to her senses in time. Tumatawag si Reynolds sa cellphone ni Kathleen ngunit wala namang sumasagot. Tumawag siya sa bahay ng dalaga ngunit nalaman niya mula sa katulong na hindi pa ito nakakauwi. Kaya naman binalikan niya ito sa studio. Gusto niyang pagalitan ng dalaga nang itulak niya ang pinto at bumukas iyon. Hindi na naman kasi nito nailak. Pagpasok niya sa loob ay nakita niyang tinutungga nito ang bote ng alak. Mabilis na lumapit siya rito. Kalahati nang naiinom nito. Kath! Tawag niya rito pagkatapos maupo sa tabing high chair. Kath! Why are you drinking? Tama na yan. Akmang kukunin niya ang bote ng alak mula sa kamay nito nang iiwas ito iyon. Sino ka? It's Reynolds. Halika na't hihahatid na kita sa bahay ninyo. Teka muna. Mamaya na please. Kwentuhan muna tayo. Kathleen, marami ka nang iinom. Of course not. Let's talk. Hinayaan na lang muna niya ito. I hate him. Who? Reynolds. Bakit? Anong ginawa niya? Because he couldn't see. Sass is not right for him. Napangiti siya sa narinig. He decided to ask another question. And who do you think is the right woman for him? Isa ka rin palang bulag eh. Bakit? Because you couldn't see. I am the right woman for that guy. Anito sabay tungga na naman sa boteng tanga nito. Sa narinig niya ay labis ang katuwa ang nadama niya, kaya naman kaagad na kinuha niyang hawak nitong bote kahit na ano pang pagpumumiglas ang gawin nito. You? Yeah, me. She would hate him in the morning, kaya bago pa may masabi na naman itong iba ay niyaya na niya itong umuwi. Inalalaya na itong tumayo ngunit tinabig nito ang kamay niya. I had a huge crush on him when I was 8. Anitong napasinok pa. Hinaplos-haplos niya ang likod nito. Sweet heavens, she had a crush on him. He always made me laugh before. One time, I was crying really hard kasi napalo ako ni Mama. Then he came and sat beside me. He dried my tears and I was okay. I was okay. Oh baby, hindi napigil ang bulalas niya. I love you. It was so fast, baby. But I love you. Very much. I will make it up to you. I promised. He said, then he kissed her forehead. Tinitikan niya ang namumungay na mga mata nito. At that moment, pakiramdam niya ay hindi ito lasing because she was slowly getting her face close to him. Tinawid niya ang natitirang distansyang nakapagitan sa kanilang mga muka.
Nang sa wakas ay magdikit ang kanilang mga labi nang aktong magbubuka na siya ng bibig. Saka naman tuluyang bumagsak ang mukha nito sa mesa. Nakatulog na ito. Yeah, right. Nakangiting pagkausap niya rito habang pangko na ito. Nakakadalo ka na baby ha. The next time, I wouldn't let this happen again. Never. Aniya, sabay dampin ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Masama ang pakiramdam ni Catherine nang pumasok sa trabaho ng araw na iyon. First official day ng studio niya at mayroon siyang hangover. Marami pa namang customers sa unang araw na iyon. Natutuwa naman siya dahil maganda ang naging pagtanggap ng mga tao sa studio niya. Kagagaling lang niya ng darkroom nang eksaktong pumasok ang waiter na nagtatrabaho sa restaurant ni Reynolds sa itaas. May dala itong kape at pizza. Ma'am, para po sa inyo. Umorder bang kasama ko? Hindi po. Tumawag po si sir at kabilin-bilinan na babaan namin kayo ng matapang na kape at pizza. Iyon pang isang inalalalan niya. Hindi niya matandaan kung naabutan siya ni Reynold na umiinom ng nagdaang gabi, pero ang sabi ng katulong nilang si Nanay Merle ay ang binata nga ang naghatid sa kanya at ito mismo ang nagpasok sa kanya sa kanyang sirid. Ang inaalala niya, kilala niyang sarili kapag naparami siya ng inom. Talaga raw madaldal siya kapag nilalasing. Kinakabahan siya dahil baka kung ano-ano ang lumabas sa bibig niya ng nagdaang gabi. Hindi niya alam kung anong mukhang ihaharap niya ngayon kay Reynold. Isinumpa niyang hindi na muling iinom ng alak kahit patikim pa. Sa sobrang sama ng loob ni Catherine mga kafelisidad ay nag-inom kaya nang malasing lahat ng laman ng puso ay sinabi. Ang nakakatuwa ay ang lalaking kanyang minamahal ang kanyang pinagkwekwentuhan. Nabuking tuloy siya ng binata, lamang na may crush siya kay Reynold. Ano naman kaya ang mangyayari kapag nagkaharap na sina Catherine at Reynold? Abangan!